Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back to my channel, mga Kaldab. May bago na naman po tayong latest updates. Pero bago po tayo pumunta, mga Kaldab, medyo sensitibo po ang ating panimula, mga Kaldab, na lagi ko po itong sinasabi. Although hindi ko po ito madalas ipinopost, pero sabi ko nga po, dasal lang po para matapos na po itong COVID-19. Kung isa po kayo, mga Kaldab, sa nakakaranas pa nito, eh dapat po talaga kayong magpasalamat, kasi yung iba po baka nakakalimot, eh mas maganda na po yung paalala, di po ba? At sasabihin ko, mga Kaldab, medyo sensitibo to, baka may masaktan isa man sa inyo, mga Kaldab. Hindi ko naman po nilalahat, pero sa panahon ngayon, mga Kaldab, nang dahil po sa iba o dahil po sa mga taong matitigas ang ulo, eh nakakaranas po tayo ng talagang totally lockdown. Kasi dyan po, napakasakit po, mapapanood nyo sa TV, nagbo-boxing, nagsasabong, nagiinom, di po ba? Medyo nakakadismaya, mga Kaldab. Kasi tayong nasa bahay lang at naghihintay, eh damay din po tayo. Kumbaga, yung higpit po, eh mararamdaman po natin, di po ba? Dahil nga po sa sobrang katigasan ng ulo, mga Kaldab, hindi po sila natatakot na napanood nyo naman po sa TV na masakit po ang mahawa. Isa na po dyan, eh hindi na po kayo makikita ng pamilya nyo na talagang nakakadismaya, hindi po ba? Na ayaw mong mangyari, pero darating sa punto na pati ikaw maapektuhan, di po ba, nang dahil lang po sa mga iilang tao na talagang masasabi po nating pasaway, hindi po ba? Alam nyo, mga Kaldab, para na rin po sa kaalaman ng lahat, siyempre nasa social media tayo, di po ba? Alam nyo po ba, sa South Korea po, mga Kaldab, tatlong linggo lang po na wala na po yung virus. At sa China naman po, mga Kaldab, halos mawala na rin po na kung saan po nagsimula. Kasi mga Kaldab, tapos sa Japan, mga Kaldab, ganun din po, nakokontrol po nila yung virus. At sa North Korea, mga Kaldab, ganun din po, Russia, Jordan, Kuwait, at sa Saudi at sa United Arab of Emirates. Ito, mga Kaldab, bakit mabilis po nilang nakukuha o mabilis po? Ito po yung dahilan, mga Kaldab. Kasi nagagawa po ng mga presidente na talagang inutilize, kumbaga pag sinabi po kasi nilang hindi kayo lalabas, hindi talaga sila po pwedeng lumabas kasi may kaukulang parusa. Ang parusa naman po, napakalupit. Kung gusto mo, sa bahay ka lang, 15 days. Pero pagka nahuli ka, 5 years kang ikukulong. Biruin nyo yan. Tapos sa ibang bansa naman po, 14 days. Pero pag nahuli ka naman sa labas, isang taon kang ikukulong. Grabe, mga Kaldab, ano? Ito po yung sinasabi natin. Na pagdating po sa Pilipinas, masyadong maluwag. O, katulad po ng Kuwait, magbabayad ka na,
makukulong ka pa ng 3 taon. At ganun din po sa Saudi, pati po sa United Arab of Emirates, eh ganun din po mga kaaldab, kulong ka na, may penalty ka pa, hindi po ba? Eh kung nasa South Korea po tayo o nasa North Korea, eh nakakatakot po, hindi po ba? Ibabariling ka na lang. Kaya nga mga kaaldab, imbis na mapababa po, eh lalo po po talaga tayong dumadami. Hindi po ba? Kasi ang ginagawa po eh, imbis na, kumbaga masakit po tanggapin o masakit pong sabihin na ang mga tao po minsan nakikita nyo nagiinuman, nagbibingo, yung mga bata naglalaro sa kalsada, at makikita mo po talagang ito pa po mga kaaldab, no? Yung mga nagrarally, makikipag-away, hindi po ba? Yun po yung dapat, yun po yung sana mga pinoprotektahan, pero panayam po na po sa gobyerno natin, hindi po ba nakakalungkot? Paano po natin malalabanan ang isang coronavirus kung tayo po mismo ang pasaway? Hindi po ba? Imbis na matatapos na siya, nakikita ni Pangulong Duterte na nagsasabong, nag-iinuman, nagpapalaro, hindi po ba? Well, sa akin lang po, isang opinion lang to. May sigurado naman po may tatamaan. Talagang wag naman po kayo magtampo dahil totoo naman po. Kasi habang tumatagal po, ay lalo po tayong nahihirapan. Lalong-lalo na ngayon, mga kaaldab, na totally lockdown na po kami rito. Bawal na po talagang lumabas. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Ito po ang pinaka mainit ngayong pinag-uusapan. Napanood niyo po o nakita niyo yung unang video na bago po magsimula. Dito kapansin-pansin mga kaaldab, although matagal na tong video na to, pero ngayon po ay unti-unti nang lumalabas. Unti-unti na pong kumbaga masasabi po natin na nanalo na po talaga tayo. Ito po yung pagpaparamdam ng mga taong mas nakakaalam, hindi po ba? Kasi napakasimple pong tanong, bakit po nagmamano si May Mendoza kay Wally at tinawag niya pa itong ninong? Saan ba naging ninong si May Mendoza? Hindi po ba? Kung di po tayo nagkakamali, eh si Alden Richards po ay inaanak din ni Wally at ipinalalandakan pa yan sa Itbulaga. Pero yun po yung hindi live. Ang pinupunto ko, hindi po siya totally na sinasabi niya sa Itbulaga. Medyo pasaring po. Pero doon po sa part sa Dubai, talagang pinalandakan po ni Wally na inaanak niya si Alden Richards. At ganun po kay si Siska, kumbaga. Kasi si Siska, mga kaaldab, pasimple lang na kapag sinasabi niyang inaanak niya si Tisoy. Doon, mga kaaldab, magtataka ka na. Ang pagkakaalam ko, sa kasal yan. Hindi po ba? Well, siyempre, kanya-kanya tayong reaksyon at opinion pagdating dyan. Ang sa akin lang, mga kaaldab, eh hindi po ba kayo nagtataka? At eto pa po ang kumakalat ngayon sa social media. Suportado po daw talaga ng Itbulaga Dabbercads ang relasyon nila May Mendoza at Alden Richards. Pero, nagtutulungan po sila para protektahan ang relasyon nila Mengay at Tisoy. Kasi, sabi ko nga sa inyo mga kaaldab, bawal na bawal po talaga kasi magsalita ang mga EB manage, ang EB Dabbercads. Especially na po dyan sila Bossing Vic Soto, Henyo Master Joey De Leon at Tito Sen. Pero yan po kasi yung pinakamalalaki. Although pwede sila magpasaring na talaga naman pong ginagawa nila. Pero pagdating po kila Wally, kay Jose, kay Paulo, talagang direktahan. Kumbaga sinasang ayun. Pagka kasi, alam nyo sa totoo lang mga kaaldab, kung isa ka po sa
sa madalas manood ng Itbulaga. Kapansin-pansin nyo, hindi po talaga gumagalaw ang mga EB dubber cards. Kapag ka wala pong banat nila Henyo Master, Joey De Leon at Big Soto. Kapag ka nagsalita po kasi si Big Soto o kaya si Joey De Leon, doon lang po sumasabay sila Jose, Wally, Paolo, Alan, Kay. Naalala nyo po ba yung mag-asawang aso? Hindi po ba? Ang pangalan ay Alden at Bengay. Doon nagsalita po si Henyo Master. Kung napapanood nyo ha, kasi baka sabihin nyo, Mr. Destiny, gumagawa ka na naman ng issue. Wala naman yan na sa Itbulaga na napanood ko nagkaganyan. Meron po yun yung aso, kaya lang po, hindi po kasama, kumbaga pinaghiwalay. Yun po yung punto ni Joey. At ang sabi niya, pati ba naman yung aso ay pinaghihiwalay? Hindi po ba? Doon po nagkaroon na ng salita si Jose Manalo at si Paolo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kaldab. Sa mga hindi po nakapanood niyan, eh wala po akong magagawa. Pero kung sasabihin yung fake news yan, eh hindi po talaga kayo true-blooded Aldab Nation o madalas manood ng Itbulaga. Napakarami po kasing eksena na kung saan eh talaga naman pong sinusundutan nila Jose, Paolo, Alan, di po ba, at Wally. Kasi hindi sila talaga pwede mag-provide o manguna pagdating doon. Although pwede nilang usug-usugin, kumbaga pakiligin yung dalawa. Pero yung puntong boses na po, yung salita, medyo tikong po sila. Naghihintay pa po sila ng taong magsasabi noon. At yan po ay sila, bossing Big Soto at Joey De Leon. Na kung saan mga kaaldab, eh talagang natutuwa po sila. Alam nyo mga kaaldab, sa totoo lang, sa APT Studio po, kapag ka nakapanood po kayo, lalong-lalo na po kapag ka si Tisoy at si Mega yung pinag-uusapan, hiyawan po talaga yung mga tao dyan. Kaya nga po natutuwa sila Alan, sila Wally, kapag ka Mengay at Tisoy yung pinag-uusapan, tumututok sila dyan. Although yung topic hindi, pero naandun, di po ba? Nagagawa nila ng idikit kasi hindi naman po pwedeng pag-usapan ng walang dahilan. Kaya nga po pagka nakakuha ng punto si bossing Big Soto, eh sumasabay po. Naalala nyo yung nandiyan pala yung mag-asawa, si Alden at si Mengay. Hindi po akalain ang lalabas sa bibig ni bossing yun. Pero siyempre, kumbaga yung mga tao hindi agad nakukuha yung sinasabi natin. Mahirap po kasi kung mabilis ang salita, pero may punto si bossing sa mga ganun. Di po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.